Hello, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin po ang mga messages ninyo for the week. Unahin natin ang mga trinket. Ayan. So, napakaganda, no? We have butterfly, napakalaking butterfly, so most likely malaking pagbabago ang magkakaroon kayo ngayon sa buhay ninyo. Maaaring magsisimula ito sa spiritual level ninyo, personal level na pagbabago, no? Maaaring ganun ang ganap dito for some of you. Meron din tayong zebra. Ayan. Zebra is determination, no? So you're going to be, siguro dito, sobrang determinado kayo na mangyari kung ano man ang gusto ninyong pagbabago na mangyari sa buhay ninyo. So siguro gagawin ninyo dito ang lahat talaga, no? Ayon the price kayo kung ano yung gusto ninyong pagbabago mangyari, maaaring yan talaga ay sobrang effort ang gagawin ninyo dito. Extra effort talaga ang gagawin ninyo dito para matupad ninyo kung ano man ang mga pagbabagong ito na gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo. We have rainbow. Napakaganda nito. Napakaganda. This is about good luck and good fortune, new beginnings. So, napakaganda nito. Kung meron kayong meron nang gagaling kayo doon sa hardship, nang gagaling kayo sa sitwasyon na difficult para sa buhay ninyo in the past at napagtagumpayan ninyo yan, no? Ngayon, parang makukuha nyo na kumbaga yung ginhawa naman, no? Maaring yung mga new beginning na to na sisimulan ninyo ngayon, ito na yung simula ng kumbaga bagong buhay, bagong pag-asa, bagong sitwasyon, no? So, most likely, ang mga pagbabagong ito are positive changes, no? Yun ang magmamanifest sa buhay ninyo dahil may hatid na swerte, no? Sa inyo ang rainbow energy na to. So, maswerte kayo ngayon, magsisimula kayo ng mga bagong buhay ninyo na kumbaga may kaginhawaan na, no? May ginhawa na ang sitwasyon ninyo sa buhay sa ngayon. So tignan natin kung ano pa ang ganap. Judgment energy, Pisces, soul searching will bring inner peace to many areas of life. Ayan, so may decision making siguro kayo dito na gagawin at makakatulong sa inyo, no? Kung magmumuni-muni kayo, pagmuni-munihan ninyo, mag soul searching kayo, mag solitude kayo, mag reflect kayo nang sa gayon, ano, mas makalma ang isip ninyo, ang damdamin ninyo at makapag-isip kayo ng mabuti kung anong klaseng decision ang gagawin ninyo dito, no? You can come up with a good, fair and sound decision sa kung anumang klaseng pagde-decision, no? Anumang area ng buhay ninyo ang kailangan ninyong pag-decisionan sa ngayon. So what else? We have world, be open to new possibilities in all areas of life. Ayan. So, you know, Pisces, marami talagang ganap dito sa buhay ninyo. May mga new opportunities, new possibilities na magbubukas para sa inyo sa ngayon. And that is going to bring you to this new path, no? Nahatid ng rainbow energy na to. So, yung new path na tatahakin ninyo sa ngayon, you know, parang sinusuportahan yan ng Divine Universe. Binibigay sa inyo talaga yung path na yan sa ngayon. And binibigyan kayo ngayon ng support, no? As you navigate that new path, binibigyan kayo ng support ng Divine Universe by sending you new opportunities and possibilities dito na makakatulong sa inyo, no? Yung mga bagay sitwasyon, no, na bago para sa inyo at yun ang yayakapin ninyo as you navigate this new path sa buhay ninyo, no? So iba't ibang parte ng buhay ninyo yan, maaring major areas ng buhay ninyo magkakaroon kayo ng mga panibagong sitwasyon, yung mga ganon. We have sun energy, holy moly, napakaganda ng mga sitwasyon na to, energies. Open your heart to enormous growth ahead. Napakaganda. So talagang meron ditong
bago kayong sisimulan. May mga bagong sitwasyon talaga dito na sisimulan ninyo. This is time for planting seeds. Kumbaga, no? May bagong sitwasyon, bagong experiences kayo dito na nasisimulan talaga, no? It could be in any area of life. It could be related sa trabaho, sa career niyo, sa negosyo, sa pamilya, sa relationship, sa mga pakikipagkaibigan. It doesn't matter, no? It could be in any area of life na changes na ito na magbabago. And you're going to plant new seeds dito, Pisces. So, this is really beautiful. So, what else? We have well-being. Ayan. So this is a reminder for you, no? Nasikasuhin din ninyo if mag-focus din kayo sa inyong well-being, sa inyong kalusugan, sa inyong pangangatawan, no? Kasi lalo-lalo na ngayon na maraming pagbabagong magaganap sa buhay ninyo. Mabibisi kayo, marami kayong gagawin, marami kayong bagong sitwasyon na napapasugin dito. So that could require your physical strength, 'di ba? Yung mental, your emotional side ng buhay ninyo, maaring yun ang mga gagamitin ninyo sa ngayon. Kaya, kailangan ninyong handa kayo, no? Kailangan ninyong handa kayo. Kailangan ninyong maging physically, mentally, emotionally, and spiritually fit and ready sa pagharap ng mga pagbabagong ito sa buhay ninyo, no? So, yun, asikasuhin ninyo ang inyong well-being. Prioritize your well-being, Pisces, no? So that you will be on top of your health. Pag on top of your health kayo, when you are healthy, when you are in good shape, mas marami kayong magagawa, mas efficient kayo, mas kahit busy kayo, mapaperform nyo pa rin ang mga bagay na kailangan ninyong gawin. Kaya yun ang advice sa inyo dito, no? Na put your well-being on top of your priority. Closure, ayan, with the world energy. So definitely, there are something that magsasara na sa buhay ninyo dito. May mga sitwasyon kayo sa buhay na you're going to leave behind, you know, because you are facing newness talaga, no? You are embracing new situation, new experiences, and maybe new people dito. Kaya, ano na kayo, iksasara nyo na ang ibang chapter ng buhay ninyo dito, that especially yung mga hindi na nagsiserve ng iyong highest good. Yung mga hindi na nagsiserve ng iyong best interest, not supporting your soul's growth, no? Isasara nyo na ngayon. Magkakaroon na kayo ng closure with that, no? It could be in any situation then, Pisces. This could be relationship ninyo. This could be trabaho na iiwanan ninyo because maybe it's not helping you anymore, no? It's not serving your best interest anymore. So, maaring you are stepping into a new job, into a new career, no? Maaring ganun ang ganap dito. We have happiness. Magiging masaya talaga kayo with the sun energy. Magiging masaya kayo dahil napaka daming positibong pangyayari magaganap sa buhay ninyo. Positive changes, positive situations dito ang yayakapin ninyo, Pisces. So talaga magiging masaya kayo. Maraming dahilan dito ang magbibigay sa inyo ng iba yung saya, no? Ng extra saya. So, we also have Three of Swords, ayan. So, you know what, ang iba sa inyo dito, maaring ito yung tatalikuran ninyo, no? This is heartache, this is heartbreak. May sitwasyon dito na nagpaano sa inyo, nagpa-sama ng inyong damdamin, nagpasakit ng inyong kalooban, you know? Maaring ito yung hardship, no? Or maaring ito yung sitwasyon na nagpahirap ng inyong kalooban. Maaring yan ang pinanggagalingan ninyo, no? And that will be behind you na. That's going to be behind you na because maaring ito yung hardship na pinagdaanan ninyo na nalampasan nyo na, no? And closure, no? This is related to that. Maaring finally makakapag-isip na kayo na tama na, enough na yung suffering, no? Yung emotional pain na nararamdaman ninyo dala ng sitwasyon na to. So, maaaring magde-decision kayo na talikuran na talaga kung ano man ang sitwasyon na to na nagdulot ng hirap sa inyong kalooban, kung ano man tong sitwasyon na nag-cause ng inyong heartache, heartbreak, maybe magde-decision na kayo na you're going to put an end to that. Hindi na kayo muli na
parang ang naririnig ko dito, parang ayaw niyo nang muling umiyak dahil sa sitwasyon na to na nagdulot ng inyong heartbreak dito. Kaya totally, isasara niyo na yung chapter na yan. Totally, you're going to put an end to that. You're going to close that door na sa buhay ninyo. Pisces, and you are going to move on. We have the star energy, beautiful. Alam mo yung star energy, you know, parang similar siya dito sa energy ni Rainbow. Kung saan binibigyan kayo dito ng divine universe ng bagong pagkakataon, bagong buhay, bagong pag-asa, bagong path, no, ang bubuksan ng divine universe para sa iyo so that magkaroon kayo ng pagkakataon na mamuhay ng mas masaya, mas matiwasay, mas maganda, no? Kasi galing kayo dito sa pag-solve ng isang problema, nagdaan kayo dito sa isang difficult situation, no? Sa buhay ninyo at ngayon napagtagumpayan nyo, kaya ngayon binibigyan kayo ng bagong buhay. Binibigyan kayo ngayon ng bagong sitwasyon wherein makukuha nyo na dito yung peace of mind, no? Yung katiwasayan sa inyong damdamin, sa iyong isip, no, yung ganon. So this is new life, no, this is new beginning energy din sa inyo. Kaya ano to, napakagandang sitwasyon ito para sa inyo, Pisces, kasi totally talaga siguro isasara nyo na ang pinto ngayon sa mga bagay, sitwasyon na talaga namang nagpahirap ng inyong damdamin, no? Yung mga difficult and problematic situation dito is coming to an end, no? And yung path na to na dadaanan ninyo bago or papasukin ninyong bago, feels like that is being illuminated by the divine, no? Ipinapakita sa inyo ngayon, nililiwan agad, iniilawan para makita nyo agad ito, Pisces. And this is star energy, this is also a wish fulfillment energy. So maaring ay ang wish ninyo is to have a peaceful life na, happier life na, no, sa pag-move on ninyo dito. And that could be, no, that could be the new path na binibigay sa inyo ngayon ng Divine Universe. Maybe yan ang wish ninyo that is coming to fruition sa ngayon. So what else? We have Queen of Wands, you're going for it. You're going for whatever you want ngayon. You're going to pursue what you really want to pursue in life na ngayon. Ano yung pangarap ninyo? Ano yung mga balak ninyo? You're going for it ngayon, ano? Pagaling kayo dito sa isang, siguro, ang iba sa inyo dito, may separation na nangyari sa relationship. At talaga ngayon, parang mas lalo kayo ngayon magpapaganda, no? Kasi that is the kind of revenge na gusto ninyo, no? Yung maging matagumpay kayo, magpaganda kayo, maging maayos ang buhay ninyo. Yun ang ano ninyo ngayon. Yun ang maaaring isa sa mga balak ninyong gawin. And you're going to pursue whatever you really want to pursue sa ngayon, ano? Magkakaroon na kayo ngayon ng self-confidence. Magkakaroon kayo ngayon ng determination, drive talaga na kung ano yung ina-envision ninyo for yourself ngayon, ano yung plano ninyong makamit ngayon sa buhay ninyo, you're really going for it. So, good luck, Pisces, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.